Thank you. Galing ng paandar mo kanina. Binalita sa akin ni na Katie at Nikki. Sunod na sunod ka daw sa plano. At paniwalang-paniwala mo si Ara. At mukhang napo-fall na si ate girl, ha? I'm wondering din baka naman totoo na yan, ha? Bella, huwag na kaya natin tuloy yung plano. Ha? Huh? Bakit? Di ba masyado na tayong harsh kay Ara? To think na pareho lang kayo nawala ng Mama Rizal. So may gusto ka nga kay Ara? Huh? Wala. Well, ang sinasabi ko lang, umiiyak siya kanina. Down na down yung tao, pinagpaplanuan pa natin, Bella. Eh, pareho lang naman kayong malungkot eh. Panay pa yung pag-inom niya lately. Teka lang ah. Hindi ako ang topic dito, tsaka wala kang pakialam kung umiinom ako. Basta kailangan natin ituloy ang plano. At kailangan mong mapapayag si Ara na ikaw magiging escort niya sa ball next month. Sige na nga. Umalis ka na dito, baka pagalitan ka pa ng boss mo eh. You know what, girl? Medyo nagigets ko yung point ni Ed. Bakit nga ba natin itutuloy yung plano natin kay Ara sa school dance next month? Eh, di ba wala na yung mama niyo? So, I guess, dapat tapos na rin yung competition niyo. O baka naman kasi, hindi na selos sa mama niyang dahilan. Baka selos na kay Ed. Hindi ah. Dahil nabubwisit ako tuwing nakikita ko yung Ara na yan. Cheers. Pag nakikita ko kasi si Ara, lalo ko lang naalala si Mama. At lalo ko lang naalala yung mga kasalanan ko kay Mama. Nakakainis naman tong admin ng sementeryo, ang bagal-bagal sumagot. Kailangan ba tayo pa talaga nag-aayos nitong 40 days ni Rosel? Of course kailangan yun. Para obvious na may pakialam ako sa kanya, di ba? Concerned pero ako inuutosang kumilos. May sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko nga, ang bait mo. Kasi may time ka pa mag-organize ng mga ganito para kay Rosel. Ay, naku, nakaka-stress nga. Stressed ka ba? Dahil wala ka lang talagang pakialam sa kanya. Oh. Kaya pala tumayo yung balahibo ko kasi there's a creep in this area. Ako nga dapat yung matakot eh. Dahil there's someone dangerous in this area. Anong nagsasabi mo dyan? Sinasabi ko lang, when mag-iingat ka,